Good morning, dwarf coconut farmers. At sa lahat po ng nagtatanim ng nyog. So dito po ulit tayo sa farm, no? At ang topic po natin today ay line weeding, no? Line weeding. Ano po yung line weeding? Ayan po, nag-iikot po ako dito. Dala-dala po itong tabas na hawak ko. No, ano po yung line weeding? Eh, pag-uusapan po natin. Ayan. Chine-check ko lang po yung mga nyog natin. So, ayan. So, meron po tayong mulch, meron po tayong plastic. At ito, isang linya na naman. At kung titingnan nyo po, naputol po yung damo dyan. Dito rin po, straight po doon, naputol rin po yung damo. Ayan. So sa area, nakakapag-ikot po ako. Okay, line weeding ang topic. Yan po ang ating pag-uusapan. Tuloy-tuloy po yung ulan. May La Niña po talaga. Salamat po sa Panginoon. Advantage po sa niyog natin. Okay, mabilis na video lang po ito, ano, kasi yung matanda, si tatay nandun po sa baba at kailangan ko pa pong tulungan sa paglilinis sa area. Line weeding po yung topic natin. At ito po, no? So, kung ano po yung line weeding, eh simple lang, no? Yung line weeding po ay yung pagpuputol ng damo dito po sa linya ng ating itinanim na niyog, no? Ayan, square type po yung pagtanim natin. So, yung isang linya dito, hindi po straight, no? Dito, hindi po 100% tuwid, no? Pero itong linya na po dito, kung saan tayo nagtanim ng nyog, at least 2 meters, no? 2 meters na area, inilinisan po natin. No? Pinutol natin yung damo. Hindi naman natin sinagad, no? Pinutol lang natin. No? Ayan. So, ganun din po dito. Pataas, no? Pinutol din po natin yung damo. Ito po yung line weeding na tinatawag. No? Ginagawa natin to several reasons, ano? Maraming rason. Isa, para malinis yung area. No? Ngayon, bakit hindi natin nilinisan dito sa gitna? No? Eventually, lilinisan din natin yan. No? Pero, ang pinaprioritize lang natin is itong linya ng ating itinanim na nyog. No? Gaya po dito, meron po dyan sa taas na nyog. Meron pong damo dito sa gitna. No? Hindi po natin pinuputol muna to. No? Kasi, papunta po ng summer kasi. No? At kailangan kahit papano may damo sa gitna for moisture retention po. Mainit po kasi dito pag April. At sa sobrang init po, magkakrak po yung lupa. Pero kung may damo po, no, kahit papano, hindi po basta-basta nauubos yung moisture na nasa lupa, no, dito. So line weeding, straight lang ganyan. Bawat linya po ng inyong nyog, putulan nyo po ng damo. No? Wala pong damo. Hindi naman po 100% wala. Ito'y pinuto lang din namin. Kasi nga po, ano, ano, yung reason is, hindi namin to kinalbo. Kasi papunta na summer. Kailangan po may cover yung lupa kahit papano pagdating ng tag-init. Para po hindi po sobrang dry. Nag-line weeding po tayo para, no, second reason. Alam ko naman marami sa inyong nagtanim ng nyog eh siguro hindi talaga 100% hands on, no, sa farm. May tao po kayong kinuha lang na magtrabaho sa farm, no. So mahirap po kung buong area lilinisan ninyo, no. Magastos po. So para po medyo makatipid kahit po line weeding lang eh okay na po, no. So, yung tao ninyo, i-request nyo lang po, suhulan ninyo, na putulan yung linya ng itinanim nyo ng nyog. No? Yun yung isa. Straight yan po dito. Okay?
So yan lang po para po kayo bilang owner, kung mag-i-inspect kayo sa farm, no? Advantage po pag naka-line weed, eh dire-diretso po kayong makaka-inspect sa inyong mga itinanim na niyog. No, halimbawa po doon, no, may bruntis pa po 'yon doon. No? Tinamaan po 'yan dati ng bruntis pa, no? Pero kahit papaano okay na po 'yung punta natin, no? Yung dahon niyan, no? So, dahil malinis po ito dito, yung linya, naputol po yung damo. Tuloy-tuloy po tayong nakakapaglakad, no? Ayan po, green na po yung dahon na lumalabas. Although tinamaan po ng bruntis pa itong mga unang dahon, no? Pero itong dahon na po ito, yung bagong dahon, wala na pong bruntis pa. Bruntis pa, no? Ganon din po sa baba. Dito rin po nilinisan. So labas po yung niyog, no? Hindi po masukal yung area. Freely po tayong nakakapaglakad. Ayan, no? Ayan, papunta dun sa taas, no? Papunta naman dito sa baba, no? Papunta dun. Okay? So hindi pa namin nalinisan doon sa baba at kailangan kailangan kong tulungan yung matanda, no. So italong po, no, para makatipid po sa cost of labor, line weed lang po. Pag itong area na po ito na linya ng itinanim niyo na niyog, pag ito po yung nalinisan niyo lang lagi, eh hindi po tataas yung mga damo dito, no. And eventually mas maganda po pag ganito kasi mas madali po sa inyo ang mag-inspect ng inyong mga niyog. Hindi pa po masyadong magastos. Now later on, pagdating ng tag-ulan, pwede naman po tayong mag-spray ng herbicide, no? Kung gusto nating talagang malinis yung area. Kung nakapag-ground weed po tayo dito at nakapag-line weed po tayo, itong line weeding, dito po tayo sa gitna dadaan. Pag ito po yung sprayer, pag spray po natin ganyan dito, abot po yung gitna, no? 7x7 yung distance natin dito, no? Aabuti ng spray yung gitna. So yung spray man mo dito sa gitna lang dadaan, no? Dito lang siya sa gitna dadaan. Hindi na siya kailangang didiretso pa sa gitna, ano? Ayan, abot yan ng sprayer. Kung iikutin yung 7x7, papunta dito. Ganon din dito. No? Kung talagang gusto natin na patayin yung damo dito, gamit yung herbicide, eh kaya po, no? Pero start po muna tayo sa straight weeding or line weeding, no? Linisan lang po natin yung area kung saan yung linya ng itinanim natin ng niyog, para po mas madali yung trabaho later on. At syempre sa inyo po, no, para pag-ikot nyo ng farm, pag nag-i-inspect po kayo, hindi po masukal. Kahit po may damo sa gitna, may linya po kayong pwedeng daanan para ma-inspect yung inyong mga niyog. So yun lang po, no? May lanin niya po, no? Pero April, sigurado ako uulan. Ay, hindi po uulan to, no? Ay, hindi lang ako sigurado, ano? Pero kasi may lanin niya. Sana po okay yung ulan. Pero kung wala, may kailangan tayong gawin sa niyog natin. Lalo na rolling yung area natin, no? Hindi kasi patag to dito. Ayan. Hirap po mag-video tapos magtrabaho. Sige po, salamat po sa panunood. Anod si tatay sa baba na. Tutulungan ko pa po. Line weeding lang po. Para mas matipid, no? Economically friendly siya. Ayan. Yung damo dito sa gitna,
No? Pwede nyo naman pag malinis na yung linya, pwede pag bisita nyo ng farm, every Saturday may dala kayong ganito, eh, putul-putulin nyo na lang, ganyan. No? Wala namang problemang maidudulot ng mga damo dito sa gitna, sa niyog nyo dito, na itinanim. Lalo na, kung kayo po'y nakapag round weed, no? Ulit, round weed, nag-round weed tayo, 1 meter radius, minimaintain natin yan na malinis, healing up, and then mulching, no? So, itong area na to dito, almost walang damo yan dito, no? Itong line weeding natin, para po makapagbisita kayo ng maayos sa inyong itinanim na mga niyog. Okay, so salamat po sa panonood. Magtatrabaho pa po kami. Pagpray po natin, no? Pagdasal natin na tuloy-tuloy po yung ulan. Huwag naman po sobrang lakas na magkakaproblema tayo sa baha, no? Sakto lang. Pero most likely po ngayong April, 1 month po yung walang ulan dito. Kung ulan man, mahina. Hindi enough para madiligan yung itinanim natin ng niyog, kaya po tayo ay nagmumulching. Sige po, masyado nang mahaba yung video. Salamat po.